Hello Gemini, welcome to Laika Tarot. Ang reading natin ngayon ay alamin natin ang past, present at future ng mga Gemini. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us ano ang message ng person ng mga Gemini. Ito ang message ng person mo. Manliligaw. Ibig sabihin, hindi mo pa talaga siya person, manliligaw pa lang. Or dati na kayo nagkarelasyon. Ito yung next message niya. Ikaw pa rin. Huminto ba yung panliligaw niya? Ikaw pa rin daw eh. Ayan, lumilipad pa talaga yung card mo. Ito yung next message. Galit ka ba sa akin? Alamin pa natin yung ibang detalye gamit ang tarot cards. Ikaw na lang tumukoy kung sa past, present, or future ka na ng reading na ito. At saka guys, hindi po talaga lahat ng energy nyo ay makukuha ko. Sana po maintindihan nyo. Thank you. Angels and guides, please guide us ano ang past ng mga Gemini. At saka ikaw na rin magbaliktad na sitwasyon kung si person mo ito o ikaw. Ang cards mo para sa past ay 6 of Wands upright, 6 of Pentacles in reverse, at 3 of Pentacles upright. Ipinapakita sa mga cards mo na ang relationship niyo ng person mo ay may success, stability, at strength. Kumbaga, nagbibigayan kayo ng person mo ng idea at saka kung ano yung success na natatamo mo. At very supportive kayo sa isa't isa at proud ng pagkakaroon ng relationship. Sa mga single na naghahanap ng love life, ipinapakita na darating sa buhay mo yung pinapangarap mong person. At ang relationship mo sa person na ito ay mauuwi sa kasalan. Pero syempre, may mga Gemini na hindi maganda ang relationship. At ang advice ng mga cards ay kailangan yung magkaroon ng balanse ang relationship niyo ng person mo. At saka ang ilan sa inyo sa sobrang kabaitan mo ay inaabuso ng person mo. Kumbaga, yung weakness mo na yon ang ginagamit niya para mapasunod ka niya. Yung weakness na mabait at saka mapagmahal. At saka ang ilan sa inyo, ang person mo mas marami pa siya nasasabi kaysa sa nagagawa para sa relationship. At saka yung kawalan ng pagbalanse sa relasyon, yon ang magdadala ng matinding problema sa relationship. Lalo na kung hindi mo pupunahin yung mga pagkakamali niya. Sa ilang single, ipinapakita na may mga potential partner na nagbibigay ng attention sa iyo or interest. Kaya lang, hindi mo pinapakita ng magandang behavior. Kaya nagkakamali sila ng description sa kung anong ugali meron ka. Ang advice ng mga cards ay, yun bang balansin mo yung sitwasyon mo? At saka, maging open para sa mga bagong kakilala. Pero syempre, kailangan bukas ang mata at isip mo sa mga taong nakikilala mo. Sa personal na buhay, sa pakikipagkaibigan o kaya sa relationship, huwag mong hayaan na pinaglalaruan ka. Sa mga single, ipinapakita ng cards na ito, sa totoo lang nakadalawang card ka na eh, na napapansin ka na unti-unti ng person na nagugustuhan mo. Ang ilang single na naghahanap ng relationship, mamimit mo yung person mo sa trabaho o kaya habang nag-aaral ka. Ang ilan sa inyo sa career ay determinado at saka nagbibigay ka ng effort pagdating sa business mo o kaya sa work, kaya nagkakaroon ng success. Ang ilan sa inyo sa career ay pinag-aaralan mo yung trabaho na pinasukan mo para mas lalong mag-i-improve ang kaalaman mo sa work. At saka pagdating sa financial ay may magandang resulta. Yun ay dahil sa
determinado ka sa trabahong ginagawa mo. At saka pagdating sa health, ang ilan sa inyo, kung meron kang goal na gusto mong makamit para sa kalusugan mo, ay ituloy mo lang. Dahil magkakaroon ng katuparan ito. At ang advice para sa health, kung may nararamdaman ka, kailangan ka magpatingin. At kung nagpatingin ka man, kailangan mong sundin kung ano yung sinabi ng doktor para hindi magkakaroon ng poor health. At sa money at career, kailangan limitahan yung pagbibigay kasi may mga person na aabusuhin ang kabaitan mo. Ito naman ang mga cards mo para sa present. Ang 8 of Pentacles upright, 4 of Cups upright, at 2 of Pentacles upright. Ipinapakita rito sa present na mga cards mo na nagbibigay ka ng effort para sa relationship. Pero nagiging maganda ang resulta nito ha, kasi nagiging maayos yung daloy ng relationship nyo. At saka ipinapakita rin sa cards na ang ilan sa inyo, yung nag-work hard ka para ma-secure yung future nyo pagdating sa financial. Ang advice ng mga cards ay kailangan siguraduhin na nababalanse mo yung oras sa trabaho at oras sa pamilya. Sa mga single naman, ipinapakita ng mga cards na kailangan matuto ka sa past relationship mo para hindi ito magkakaroon ng epekto sa susunod na karelasyon mo. Ang advice naman ng mga cards para sa ilang Gemini ay huwag kang mag-focus sa kung anong nawala sa love life or relationship na hindi nag-work. Kasi sa kakaisip sa nakaraan, ipinapakita ng mga cards na sa mga single, mamimiss mo yung chance para ma-meet mo yung person na nakalaan sa'yo. Ang advice ng mga cards ay mas mag-focus ka sa present. At saka guys, hindi natin iniisip or inaasahan na makakamit tayo ng potential person sa hindi natin inaasahan na panahon at pagkakataon. Ang advice ng mga cards ay pahalagahan mo yung person mo sa kung anong weakness man or good behavior na meron siya. At saka ang ilang single, may person na nagbibigay ng interest sa'yo. Ang ilan sa inyo, maraming nanliligaw. Ang advice ng mga cards, kung single ka man o nasa relationship, kailangan mong mabalanse ang buhay mo na may time para sa family, may time para sa sarili, at may time para sa work. Ang ilan sa inyo pagdating sa career ay magkakaroon ng bagong trabaho. At ang ilan naman ay mag-i-start ng business. Ipinapakita rin na kahit hindi mo plinano na magkaroon ng bagong career, ay merong accomplishment, tsaka ma-achieve mo yung goals mo. Tsaka sa umpisa pa lang naman kasi, pinapakita na eh, na marami kang plano pagdating sa financial, kaya may success na dumarating sa iyo. At saka sa ilan sa inyo na namamroblema sa money or career, mas mag-focus ka sa sarili mo at maging open para sa mga bagong oportunidad. Kasi yung mga sitwasyon na nangyayari sa'yo ay matatapos at mag-i-improve din ang buhay mo. At pagdating sa health, kailangan ng disiplina. Tandaan na kailangan may balanse yung work at yung personal life. Ito naman ang mga cards mo para sa future. Ang 7 of Pentacles in reverse, The Lovers upright, at The Sun upright. Ang ilan sa inyo ipinapakita na nagkakaroon ng problema sa relasyon at tingin mo hindi nag-grow ang relationship nyo ng person mo. Ang advice ng mga cards ay kailangan mag-spend kayo ng time together ng person mo. Ang advice ng mga cards ay kailangan mag-stop ka at isipin mo kung ano yung pinagplanuhan nyo ng person mo sa umpisa. At saka nyo pag-isipan pareho ng person mo kung yung plano nyo dati, yun pa rin ba ang ipagpapatuloy nyo. At saka sa mga single na naghahanap ng relationship, ipinapakita ng mga cards na kailangan din ng pagkilos para may love life na darating sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit nagkakagulumang kayo ng person mo, nagkakaroon ng problema, nakita mo na yung person na para sa'yo
kasi siya yung soulmate mo. At ang connection yung dalawa ay matibay. At saka sa mga single, naghahanap ka man o hindi, may love na paparating sa iyo. Kung bakit nangyayari yon, kasi hinahangaan ka. Pero syempre guys, nasa sa iyo yung desisyon kung gusto mo magkaroon ng romantic relationship sa person na to. Kasi ipinapakita sa mga cards na magkakaroon kayo ng connection dalawa at saka mutual understanding. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, ipinapakita na magkakaayos kayo ng person mo. Yung dati nyong magandang samahan ay magbabalik. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, ipinapakita na magiging open at honest na kayo ng person mo sa isa't isa. At yung mga past issue ay naging malinaw na sa inyong dalawa. Ang ilan sa inyo ipinapakita na magkakaroon ng celebration, wedding engagement o kaya wedding. Ang ilang single naman ay masaya ka at nag-i-enjoy sa pagiging single mo. Pagdating naman sa health, single ka man o kaya may karelasyon, kung hindi ka pa ready sa pagbubuntis, kailangan ng dobleng pag-iingat. At ang ilang Gemini ay nagkakaroon ng health issue, kaya pangalagaan ang kalusugan. Pero syempre, ipinapakita naman sa mga cards mo yung positive na magkakaroon ng recovery. At pagdating naman sa financial, ipinapakita na ito yung magandang timing para sa mga financial opportunity. Ito naman ang bottom of the deck na Six of Cups upright. Ipinapakita sa card na ito na ang ilan sa inyo, matagal na kayong magkarelasyon ng person mo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, yung karelasyon mo ay kababata mo. At ang ilang single, ipinapakita na yung past person mo ay babalik sa iyo. At hahanga rin ng past person mo na magkaroon ulit kayo ng romantic relationship. Ang ilan naman sa inyo, yung past person mo babalik sa lugar na kinalakihan nyo at doon siya maghahanap ng bagong karelasyon. At saka guys, kapag nakipagrelasyon ka sa past person mo, mag-ingat ka. Kasi kung ikaw, iniisip mo siya kasi past person mo siya, siya din may iniisip din na past person niya. Kung wala ka namang ex-person, maybe isa sa mga kaibigan mo na matagal mo nang hindi nakikita o kaya family member na magkikita kayo ulit. At ang ilan sa inyo pagdating sa career or business, huwag magpa-apekto sa emosyon. Para mapapanatili mo yung magandang takbo ng karir mo. At saka ang card mo ay pinapakita na positive card yan pagdating sa pagkakaroon ng anak at pamilya. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po kong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang advice ng Mystical Cards sa iyo. Dreams. This is a wondrous time of healing and positive transformation. Embrace life each moment and keep focus on your dreams. Retain the purity of your vision and you will draw success to you, all you ever wish for, even that which seemed a distant dream is about to manifest. Rainbow. You're a jewel even though you may not see it. Even in the darkest times, you shine eternally bright. You are surrounded by an aura of love, and a pot of gold waits beyond the horizon. All will clear soon. Trust and continue to follow your dreams. You are eternally blessed. Manifestation. Believe in yourself, trust your instincts, and follow your heart. For in doing so, you shall manifest all your heart desires. The life you have for so long aspired to create will soon manifest. Alamin naman natin ang angel number mo. Affirm, your next chapter is going to be amazing. Type yes if you are ready. Affirm, you're about to overcome something you've been dealing with. Your mind and heart will be at peace again. Are you ready? Type yes if you are ready.
Affirm, God is about to open that door you've been praying for. Type yes if you are ready.